Terus kung magpapalang gabi sa ating lahat, ako po ay nagagalak ng Diyos sa inyong, sa ating pong kalagayan ngayon na tayo po muli ay nagkasama-sama, although online po ulit, sabi nga online sa bagay. So halos 2 years na po tayo nagkakaroon po ng ganito po programa sapagkat tuloy po na salita nga po ng Diyos ay hindi po mahalangan at hindi po ito mapipigilan. Kumbaga, gusto po ng Panginoon na buong mundo ay nakarin po ng kanyang salita. Dahil nga po special po itong pagkakataon nito sapagkat sabi nga po ay inaalala po natin ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. So, ang ating nga po tema ay nandun po sa John 3:16, sabi nga po doon ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang butong na anak upang ang sino mang sumapalataya sa kanya ay hindi po mapahamak kundi magkaroon po ang buhay na walang hanggan. So, nga po, susunod po lang po itong ito pong ating tema ng pamagat nga po doon ay You Are Love. And paano nga ba natin masasabi yung ikaw ay kamahal-mahal ng Diyos? So, paano niyo po ito ipinaramdam? Paano niyo po ito ipinakita sa atin? Sapagkat napakalami nga pong dahilan, napakalaming paraan po upang may pakita po sa atin ng Panginoon na tayo kamahal-mahal. So, ito nga pong aking pong ayahay po sa inyo ay patungkol naman po sa pag-uumapaw, labis na pagmamahal po ng Panginoon sa atin. So, the title of our message for this evening is The Lavish Love of God. So, ito po ay matatagpuan po natin sa Unang Juan, Kapitulo 3, Talata 1. Sabi nga po dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. So, sa oras ko na ito, ako po ay tayo pa manalangin, pinipitan ko po tayo na yung upo, at kung ano man po ang ating po ginagawa, ay samantalan po natin na matigil po natin ito at tayo po maglilay-lilay sa ating po panalangin. Hallelujah! Ang malalim Diyos, ang kapangyarihan sa lahat, kami isang paay, lumalapit po sa iyo. Isa pa po kami panginoon na nagpapasalamat sapagkat dumating na naman po ang buwan na ito, ang araw na ito, ang gabi ito panginoon na kami po o Diyos ay muli mag-aalaala kung paano ikaw ay inihandog, ibinigay, at pinagpalaki mo o Diyos sapagkat ikaw nga po ay dumating sa aming mga buhay. Hindi lamang para magbigay ng kasiyahan. Hindi lamang kami panginoon para magbigay na magbigay ikaw panginoon sa amin kailangan, kundi yung kaligtasan po Panginoon na nais mo na masigit po namin maranasan. Sapagkat ito ang katuparan ng iyong pangako at ito ang katuparan ng iyong pag-ibig na sino mang nagnanais na makaranas po Panginoon ng iyong kalinga, ng iyong pagmamahal ay ito po ang hindi po handog sa amin. At ito ay sa pamagitan po ng iyong consensus na siya ang katubusan, siya ang aming kalayaan, at siya ang aming buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa mga kikinig sa oras po nito, sa nakakapanood, Panginoon, Lord, I pray for you, O God. And I ask for the Holy Spirit to speak to them, O God. Natulungan sila, Panginoon, na maintindihan ng higit ang diwa ng kapastuhan. Salamat po, Lord, sa po namin ipinabalik ang lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, tuloy po natin ito pong ating pong pag-aaral ngayong gabi ito. So, the lavish love of God. So, ano po ba ang meaning na lavish? Pag sinabi pong lavish is pagbibigay ng lavish agana, super abundant, and sober sober. At sabi din po ito na ito po ay pinagkaloob at may kasaganan. So, ngayong Pasko, napakasagana po. Ay, every time na po napapas po, napakasagana po ngayon ng tao. Ano talaga yung daranas po tayo ng kahirapan. Pero, ipinipilit po eh. Ipinipilit po natin na talagang
mairaos, mapunan natin yung mga bagay na kailangan natin every time po nasasapit ang Pasko. So, yung mga tao talagang hindi pa sumasapit yung mismong araw, ando na po yung kanilang paghahanda, ando na po yung kanilang pagsaayos yung mga bagay upang talagang maramdaman po nila yung araw ng Kapaskuhan. Ngunit ito po yung patuloy din naman po natin sa maintindihan na ano ba talaga yung abundant or yung super abundant na binigay sa atin ng Lord at yun po yung gulaw. At syempre, at yung super abundant na blessing po ng Panginoon sa atin ay hindi po sa mga bagay na nakikita lang natin, hindi po sa mga material na bagay o sa nakakaan natin. Kumbaga, in the deep meaning, ay ito po na ang tunay po binigay sa atin ng Lord, na tunay po na pagpapala is yung kanyang anak ni Jesus. At dahil sa kanyang anak ni Jesus, from the word lavish po ay unang-una po na maiintindihan po natin from the word lavish na nasabi nga po dito ay ipinagkaloob, ibinigay ng lavish ng Panginoon, sagana na ibinigay niya, na kahit nasabi nga yung mismo sariling anak niya, ibinigay niya, ito yung kanyang kapangyarihan, ito ang kanyang sabi ng sandata. Kumbaga, talagang yung love ng Lord ay talaga ibinigay po niya sa atin. So, through our Jesus Christ, the lavish love of God, ano po ba? What can the lavish love of the Lord give us? So, number one from the word lavish, the third po is yung una-una po is yung life. Ano po? Una-una po na binigay po sa atin ng Panginoon yung buhay. Kasi yung buhay nito, ito po yung patuloy po na nagbibigay sa atin ng patutuo na talaga kapag ka po tayo na sa Panginoon Jesus at tayo pinanampalataya sa Kanya, doon na po talaga tayo nagkakaroon ng tunay na buhay. Amin po ba? Sabi nga, ang buhay ay tunay na regalo mula sa Diyos. Ang Diyos ang tagapaglikha at tagapagtaguyod ng lahat ng buhay. Sabi nga sa Gawa, chapter 17, verse 25. Hindi siya nangangailangan ng anong tulong o paglilingkod ng tao. Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa isang katauhan. So, ibig sabihin, kaya tayo po talaga, sabi nga, isang tayo po nagmamalakap ako. Tayo ay mga nakakapaglipod sa Lord, nakakatulong po ako. So, isang parang, ang idea na dahil nakakatulong tayo, nakakagawa tayo, para ba tayo po ay meron na po karapatan. Pero totoo, hindi naman po tayo talaga kailangan ng Lord yung paglilingkod natin. Sapagkat ang lahat po ng ginagawa nga po natin ay galing po sa Panginoon. But still, kung talaga naman tayo po ay grateful, tayo naman po talaga ay mayroong gratitude sa ginagawa po ng Diyos sa atin. Siyempre, kusang loob natin sa sabihin, Lord, salamat sa buhay, salamat sa pagpapala mo, salamat sa mga Jesus, kaya naman, gagamitin ko yung aking buhay para pagkakuran ka. Amen po ba? Sabi nga sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala mga punta sa ama, kundi sa magigit ako. So mga kapatid, napakalino po ano, na yung lavish love ng Lord through His Son, our Jesus Christ, siya lang po talaga ang kailangan natin. Siya lang yung sabi natin, masagana ng masagana sa pag-ibig, sapagkat hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na nahawakan po natin, and even to our feelings, na kung saan parang idea natin, Lord, parang ang hirap ng buhay, ang hirap ng sitwasyon, lalo na ngayon, Panginoon, wala po kami handa, wala po kami bagong damit, dahil po may pinagdadaanan. Pero kung mas lalaliman po natin ang pagkaunawa, na hindi po doon nasusukat yung masaganang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And second thing is, yung kind of way ng Panginoon sa atin sa magitan po ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagmamahal is yung kanyang unconditional love. So letter A po is yung agape love. So ano po ba ang agape love? So agape love po is yung, sabi nga po dito, agape love
is a sacrificial love that unites and heals. It is the love of God that is received through the cross of Jesus Christ. This love saves and restores humanity in the face of sin and death. And also, the meaning of agape, this great, it's a Greek word pronounced agape. Agape love is a love of choice, not out of attraction or obligation. Agape love is what Jesus Christ displayed on the cross for us as He took our place for the sin. Sige po yun. Sabi, agape love, kumbaga, hindi ito, hindi lang ito, kumbaga, sariling damdamin lang ng ating Panginoon. Kasi kung tutuusin po, even before naman po, baga, panin po na naging ministry sa Jesus Christ, po ba? So, kung titignan niya po yung mga kalagayan natin bilang tao, yung sitwasyon natin bilang mga tao, at kung siya nga po talaga ay pinanghawakan na yung ganung kalagayan, kumbaga, simula pa lang po, entrada pa lang siya, kung agad tayo na puro kapalpakan, puro kawala ng sabi nga, parang nakakapagod. Baga, doon pala, give up na po Panginoon sa atin eh. Pero, sabi nga po ay, hindi pinanghawakan ang virtue ng emosyon. Ang pinanghawakan niyo po is yung masaganang pagmamahal ng ano sa kanya, na kailangan niya po i-portray, kailangan niya po ito iparamdam sa inyo, kailangan niyo po ito ipakita sa inyo sapagkat yun ang nice ng ating Diyos. Kaya nga, binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili, Panginoon, Ama, ako na lang po. Upang maabot po natin itong tao po, ang mga tao po na kailangan po ng kaligtasan. So, agape love is a sacrificial love which unites and heals. So, yung pagmamahal at conditional love po ng word is, kumbaga, ito po ay dadala ng pagkakaroon po ng sacrificial na kung saan hahantong po sa pagkakaroon po ng unity and kagalingan po sa atin. At po, sapagkat tayo nga po mga tao ay punong-puno po talaga, hindi naman po ligid yun sa Panginoon, hindi po niya pinabalibay ang pakiramdam natin. At nagmamatter po sa Lord, kaya nga po ang gusto po ng Panginoon ay hindi po paglabanan natin. Paglabanan natin ito, hindi by all our doing, hindi by all our emotion. Kasi kapag talaga sa sarili po natin tayo independent, lagi makasarili ka, at yung lagi, ang gigitindi mo lang naramdaman mo, hindi mo, wala kang pakialam sa kapwa mo, basta sarili mo lang isipin mo. Pero, at tinuturo po sa atin ng Panginoon dito is yung sacrificial love na kung saan hahanto nga po na hindi mo hayaan na magkasira-sira tayo, hindi mo hayaan na magkahiwa-hulay tayo, gusto mo may gumagaling. At syempre, walang ibang magpapagaling puno, kundi po yung unconditional love ng Diyos natin na kailangan din po natin ibahagi sa ating kapwa. Ano po? Kaya nga sabi po dito, John 15:13, greater love is no one than this, that someone lay down his life for his friends. Ano po? So, gusto po ng Panginoon na makita natin sa John 15:13 na kung saan, sabi nga ay, wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ito na kung saan inialan niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At hindi lang po tayo mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, tayo po mga ano. Ano po? So, masigit po yung relationship na meron po tayo between our Father and the sons and daughters. So, gusto ko na Panginoon na iparamdam sa inyo yung condition na ano po? Kaya nga po sabi sa John 3:16, ito nga po ang atin po, ito po yung team po natin na text po. Ano? So, sa John 3:16, sabi kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga katawanan. Kaya pinagay niya ang kanyang kaysa sa anak upang sinusumpalataya sa kanya ay hindi maparamdam kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun po ano po. Kaya naman po, nawa maintindihan po natin kung gaano po ka-lavish or lavish.
lahat ng Lord sa bawat isa po sa atin. And the third thing po is napaka-importante po ng kaloob ng masagana pag-ibig po ng Diyos, yung nag-cause po ito ng victory. Ano po? Nag-cause po ito sa ating tagumpay sapagkat sabi na sa 1 Corinthians chapter 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa ating tagumpay sa magitan po na ating Panginoon sa Kristo. Ano po? So, ito po yung lavish love ng Lord na hindi ka lang na gusto masaktan. Oo, may mga pagkakataon na masasaktan po tayo. May mga pagkakataon na nahihirapan po tayo. But at the end, if we rely on the love of God, at the end of our situation, kapag nagtitiwala po tayo sa love ng Lord, nandun po yung tagumpay. Nandun po yung victory na pinagkakaloob po sa atin ng Lord. Amen po ba? And fourth thing is the lavish love is intended to us. Amen. So ito po ay talagang para sa ating mga kapatid. Kailangan po, maintindihan po natin na ang pag-ibig po ng Diyos ay talaga ito po ay para sa atin. Ano po? Wala lang po, di ba? Ito po ay para sa atin sapagkat ang gusto po ng Panginoon ay maintindihan po na kaya niya po pinaid itong universe, lahat ng bagay is to intended to us. Amen? Kapag para sa atin po ang lahat ng ito. So sabi nga, pag-ibig ng Diyos ay may marami ng Diyos sa buong kasunatan, sa Bible nga po, tinutukoy pa nga ng unang Juan, kapitulo 4, talata 8, ang Diyos na bilang isang pag-ibig. Ang pag-ibig ay maaari ipaliwanag bilang pagnanais na pinakamahusay para sa isang tao. At yun is po ang relay ng Diyos para sa atin. Mahal ka ng Diyos dahil lang mahal ka niya. So, walang condition ng Lord para mahalin tayo. So, yung mga parang sinasabi, kailangan mo ipabuti ka muna para mahalin kita. Kailangan mo na gagawin muna ito para mahalin kita. No! Wala kang condition ng Lord. Pero sa atin ang buhay ng mga tao, kung naiintindihan natin ang love ng Lord na yun na nabibigay sa atin ng buhay, nabibigay sa atin ng mga pagpapala, eh siguro our way of thanksgiving naman po sa Panginoon, eh kung saan namatay natin siya, ano po? Ako saan ang buhay naman po natin, Lord, dahil ang pinagpala ko, iniligtas mo po ako. So, kung may kailangan po ayusin sa buhay natin, ayusin po natin. Ano po? Kasi, yun lang naman po gusto ng Panginoon sa atin eh. Kailangan naman po talaga binigay ng Lord ang lahat ng ito to maging paayos po ang buhay natin. Pero kung hindi po, nakakalungkot naman po na binigay na ng lahat ng Panginoon pero tayo po eh, hindi man lang tayo naging mabuting katiwala sa pinagkalungkot sa atin ng Panginoon. So, mahal ka po ng Diyos. Tandaan po natin yan. Mahal po tayo ng Diyos. Mahirap po isipin. Ngunit ito po ang totoo. Dito, nagsisimula ang paglalakbay sa ating pananampalataya. Pangunawa ang mahal ka ng Diyos. Kung wala kang patiyakan sa pag-ibig ng Diyos, hindi magtatagal yung paglalakbay sa iyong pananampalataya. Ano po? So, the fifth thing or yung kalimang bagay po na naintindihan po dapat natin from the lavish love of God is yung siya po ang nagiging source po natin. Tandaan po natin, nakakapagod. Sabi nga, nakaka-stress ang buhay, nakaka-depress ang buhay. Hindi mo na-accepted yan. Lalo na tayo ng mga Kristiyano. Kala kasi mo ba, porque Kristiyano ka na eh, hindi ka na nakakalanas sa mga pagsubok, karamdaman. So, para bang hayahe mo, hindi po yung totoo. Kung tutusin nga po, kung bubulatin po natin yung mga buhay-buhay po natin, siguro, baka sabihin naman, ama po, pali po, pala ako dito sa tama ko. And as I said, lingkod ka ng Panginoon, pero bakit nakaradam ka na ganyan? Di po ba? Lingkod ka ng Panginoon, pero bakit ganyan ang naranasan mo? Ano po? So, hindi mo natin ito talaga maintindihan, pero alam niyo po, ang lahat po na ito ay ating pong pagtatagumpayan at kukuha po tayo
Doon sa source po natin. At sino po yung source natin? Ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po yung lavish love of God, yun po yung source po sa atin. Para po tayo mag-continue sa laban ng buhay. Mag-continue po tayo sa atin po, sa mga pinapabago ng Panginoon po sa atin. Kaya nga po kapag dihinapan po tayo, huwag tayo at titingin sa ating mga pinagdadaan na tingin tayo sa mga ano na po yung sitwasyon ko, bigyan po ako ng panibagong lakas. Bigyan po ako ng panibagong kagalingan ng Panginoon. Bigyan po ako, Lord, ng more pag-ibig pa, more pakunawa pa, more pagpapatawad pa, sapagkat lahat ng bagay na naranasan is bad naman po yan. Pero, syempre po, yun nga po, kung hindi po tayo kukuha sa source po, ang lakas po natin ng pag-ibig, ng pagpapatawad, mapuputol at mapuputol din. Ang gusto po ng Panginoon, sabi nga, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, lagi po dapat siyang nakaugnay. Huwag po natin puputulin yung pinagagalingan po ng source ng ating buhay. Sabi nga sa John, as a first John, chapter 4, verse 7, hanggang 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ng pag-ibig, about me, ibigay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi ko ibigay, hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay perfect. Amen po ba? So yun po yung napakagandang bagay na mapaalala po sa atin. Oo nga pala, ang Diyos ay pag-ibig. Kung siya ang aking Diyos, dapat ako ay lagi pumupuro ng pag-ibig. Amen po ba? O ito talaga yung sanang, galit tayo, natatakot tayo, pero still, pag natin hayaan yung magpuro sa atin, kailangan yung yung labos na bukal, yung masagat ang pag-ibig ng Diyos, yung po yung lagi pumuro sa atin, pag-apawin po natin para hindi tayo magpula sa pag-ibig na nais po ng Panginoon na malinasan natin mula sa Kanya at may palanasan po natin ito sa ating mga minamahal. Amen po. And the last po is, the lavish love of God is the highlight of everything. Tandaan natin. From the creation and then the end of time. Ito po yung pinaka-highlight kung bakit lahat ng nangyari ito. It is because of the love of God. Ano po ba? Yan po ang isa sa napaka-tatandaan po natin na lahat po ay nagsimula sa pag-ibig ng Diyos at magtatapos po sa pag-ibig ng po ng Diyos at Diyos. And then, meron po ako isang sulat na babasahin ko sa inyo. At ito po ay papangayag po sa inyo at papangayag ko po ito sa inyo mamaya. At sila nga po, salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at masagana po itong binibigay sa atin. Hindi na po ito pinagkakaroon. Hindi na po ito nice na mawala sa atin. Sapagkat ito lang naman po talaga kailangan para na tayo itong person. So yun lang po. So the lavish love of God is available to everyone. So God bless and Merry Christmas to all.